Good morning mga ka-PPP, welcome to The Grind and welcome to the vlog. Naka-visit tayo kay Wiltech Matina and we are here at the temporary Suzuki showroom kasi may ginagawa silang soon to be open sa taas. Kabila. And bibigyan tayo ng tour ni Miss Nicole, siya po yung in charge. Papakita natin sa inyo yung mga big bikes ni Suzuki and bibigyan natin ng full review itong si GSX GT. And yan, soon to be open po ang kanilang Suzuki showroom. This month na po siya mga ka-people or otherwise next month, pero soon to be open na po and maraming magaganap kay Suzuki ngayon. This is a different type of motorcycle and kung titignan nyo, when it comes to the design itself, napaka-pretty niya. And we'll talk about everything that I found out about this motorcycle and bakit ito yung dapat mong bilhin na sport touring bike. But before anything else, let's give it a proper beat. Before we proceed on the seat height reference, my dear friends, I just want to give a massive shout out to Adidas. This is not a paid sponsor, by the way, mga ka-PPP. Binigyan tayo ng magandang t-shirt and ayan na pang ride na belt bag. Although wala pa tayong motor sa ngayon. And ayan, face mask. Nabigyan tayo ni Adidas niyan. You will see a lot of this when I'm vlogging, mga ka-PPP, kasi nga mahal na mahal tayo ni Adidas. So, big shout out kay Adidas. So, for a 5'6" tall rider, this is going to be your seat height reference, mga ka-PPP. Almost flat-footed. And kung uupuan mo, hindi ka nakayuko, kumbaga. Pwede kang yumuko kung gugustuhin mo. It's not that tall, mga ka-PPP, pero it's very approachable and very comfy on this part. I have to mention it kasi nga napaka-komportable ng kanyang ang pagkakaupo. But I'm not quite sure if this is suitable for fatter riders. Pero yun nga, for 5'6" tall rider, 76 to 80 kilogram fat, ganyan tayo kataba eh. This will be comfortable. Same thing as on the pillion. Kasi nga makapal naman siya kahit paano. And I'm very competitive kasi dito yung kanyang power. Alright! I'm so excited about this vlog kasi at least nandito si GT, di ba? So ayan, Suzuki quality check po muna tayo kasi nga na-check natin si Avinis pagdating sa kanyang presyo. Siya yung tipong pinaka-quality talaga for its price point ah. I'm not going to say that it's the most powerful or high spec na scooter, pero when it comes to the quality and the design, they are right up there, mga ka-PPP. So ayan, kung titingnan niyo yung front fairing niya, mga ka-PPP, I like the positioning of the headlight. Ganito yung mga gusto kong headlights nowadays. Ewan ko kung bakit, napakaganda ng kanilang headlight. And it's all LED. Also, on this one right here, LED din ang kanilang turn signals. And if you're going to check, ayan o, yan po ang kanilang paint job. I hope the camera gives justice to the motorbike, mga ka-PPP. It's having a very sharp front end. All the way from the windshield, mga ka-PPP, to the headlight, mga ka-PPP. Ang ganda ng kanyang itsura. And napaka-low-key nung kanyang winglets, but I consider this winglet eh. Ayan o, may butas siya dito. So, daluyan ng hangin for aerodynamics. Ayan. And napakatalino ng pagkakagawa. I love the brandings right here. Ang ganda talaga ng itsura niya. Same thing as on this part. I love the combination of the black and the blue. And if you're going to take a look a little bit closer, ulala. Ayun nga yung sinasabi ni Ma'am Nicole, napaka-perfect. Wala ka nang hanapin pa sa motorsiklo na to. Pero yun nga, kikilatisin natin yan mamaya. Usually kasi, pinapaganda nila yung paint job nila sa color scheme. Pero pagdating na sa yung tipong side color niya, hindi pinaganda. Pero this motorcycle right here, pinaganda all the way. And para sa akin, it's one of the high-end or luxurious na paint job na makikita mo dito. And I love also the black part on the front fender. And ang ganda ng wheels niya. Racing na racing itsura and quality yung itsura niya, mga ka-PPP. Punta tayo sa tangke. Ayan po, ganyan po yung makukuha nyo. Ang ganda ng kurba niya. And may plastic po siya dito na part. If you're going to check, there's a branding over here. And let's see some more branding kasi big fan tayo ng branding. Ang kanyang display, by the way, mga ka-PPP, it's malaki po. Ayan po. Yes, it's a USB port. It's not a 12-volt socket. Ang kanyang front control, it's one of the best looking. We're going to check. Even this part right here, Oma,
Hindi pong hindi mo makikita sa ibang bike. Tingnan mo yung control nyo. If you're going to start it like this. Hazard will be like this. Napakanipis ng pagkakagawa and its quality. Cruise control, very very visible. And on this part right here as well, ayan o. Oh, sobrang sarap niyang pindutin kumbaga. Para kang pumipindot lang ng joystick sa old PS1 mo kumbaga. And napakaganda, napakaganda quality para sa akin. On this part right here, may pass po siya. Nissan Master Cylinder on this part. Adjustability on the levers, nothing here. 5 levels here. Seat. Ayan po, for a sport touring type, it's not the most widest or yung di pong malapad kumbaga na maupuan ng may isang matabang tao. Pero, it's one of the thickest. Ayan o. It's thick and it's soft. And for a long ride, this will be somewhat sporty and yet comfortable. Pillion rider bias din siya. It's having a very thick seat and sa tingin ko hindi nakakapagod to. Not unless you're more than 70 kilograms. Yun lang naman yung nakikita ko sa for now. And all LED nga siya, like I said a while ago, all LED po siya. Preload adjustability, I'm seeing on the monoshock. And sa tingin ko may iba pang ma-adjust dito. I love this mudguard right here. And the banana swing arm, very beautifully done. And ayun, meticulously done siya mga ka-BBB. Tignan nyo na lang, pati yung paint job po sa kanyang wheels, napakaganda. And I believe so this is trellis frame, correct me if I'm wrong. Because of this one, I'm not quite sure of this part right here. And 4-cylinder siya mga ka-BBB pa. This is a 4-cylinder motorcycle, so maganda yung kanyang magiging tunog. It's having a very high quality, foldable side mirror mga ka-BBB. Ayan po. Alright. I love the foot controls. May rubber siya dito. Wala kang makikitang mali kumbaga sa motorsiklo na to. Pati din yung pillion peg niya, detachable kung gugustuhin mo. The same thing as the foot controls on this side right here. Ayan o, oh, ang ganda ng pagkakagawa kahit yung foot control lang. Ah. And this is what I like about the quality when it comes to the Suzuki. Oh, good job. And big shout out kay Sir AJ. He's from Kawasaki. He's our very good friend mga ka-BBB. Siya yung sendya ko dito. But anyway, may na-meet tayong bagong tao. And very special din para sa akin itong motorcycle na to. Kasi nga, crush natin siya. And yun nga, nabangit sa akin ni Sir AJ, tatanggalin daw dito yan. Tatanggalin siya dito. Grabe, ang ganda eh. So, we cannot afford this one right now. Pero for those who can afford or for those who want to dream to have a motorcycle like this, para sa inyo itong video na to. Napakaganda eh. Alrighty. Brembo disc brake calipers on the front side, Nissan disc brakes on the rear. Pagdating sa kanyang tire size, 120/70/17 po. It's coming from Dunlop by the way. Ang kanyang rear naman meron siyang 190/70/17 and it's so damn fat mga kapibib. So sexy nitong motorcyclo na to. Ang kanyang engine size, 999cc, it's technically a liter bike, 4-stroke, liquid cooled po siya, 4-cylinder, dual overhead cam, and ride-by-wire electronic throttle bodies po siya with a 6-speed SCAS type. So, pag sabi mong SCAS, Suzuki Clutch Assist System, Slipper Clutch Assist, kumbaga. And so far, sa lahat ng Euro 5 compliant nakita ko sa isang liter bike and sport touring, ito yung pinakamalakas so far, 150 horsepower po. Hindi po siya tinap-out tulad ng mga ibang motorcyclo nowadays. Isa to sa pinakamalakas na makikita mong sport bike with touring capabilities. Meron siyang 810mm seat height and ang kanyang curb weight, 226kg. Napakagaan nitong motorsiklo na to. Competitive talaga yung kanyang timbang. Ground clearance, 140mm. Wheelbase, 1460mm. It's not the Hayabusa mga ka-PPP. Mm. 19 liter gas tank capacity. Ang kanyang gas consumption, 18 to 20 km per liter. It's not that bad. And ang maganda sa kanya, adjustable po ang kanyang front suspension. Same thing as on the rear. Meron siyang riding modes as expected. And isa to sa mga nagustuhan ko kasi nga may quick shifter po siya. Aside from quick shifter, kung maglo-long ride ka, boom. Pagdating sa kanyang tech, and perhaps this is one of the most beautiful touring sport bike na makikita mo dito sa Pilipinas. Ang kanyang color scheme, meron tayong metallic reflective blue, meron tayong glass sparkle black. In terms of the price, 815,000 pesos only.
this is one of the most competitive when it comes to the pricing kasi nga yung presyo niya, hindi siya maabot ng million. And it's a sport bike with a touring capability. How fortunate I am, mag-o-open si Wheeltech ng Suzuki, own showroom niya, and big shout out nga pala kay Ma'am Nicole, right? Yes. Ma'am Nicole, and ang ating very, very pretty na in charge dito sa Suzuki. And when po siya mag-open, no? Probably second week of September. Malapit na. Sobrang lapit na. And napakaswerte natin kasi tayo yung nauna, kumbaga. Tayo yung nabigyan ng unang silip ni Suzuki. And hindi lang si Suzuki yung i-open ni Wheeltech. Ang tabayanan na rin kasi bawal pang banggitin, pero ang tabayanan na lang na rin kasi maraming mga bigating na ilalabas si Wheeltech. So ayan, big shout out kay Ma'am Nicole. And Ma'am Nicole, mabibigyan mo ko ng tour kay Suzuki Motorbikes mo, no? So ayan, big shout out kay Ma'am Nicole. Upgraded lahat. Perfect na, perfect na. Yes. Hindi na kailangang maghanap pa na iba, tama? Yes. Ayan, big shout out kay Yeah. And big shout out kay Ma'am Nikki.